kinuha ni Mads ang mahiwagang pantalon. Ang bulsa ng pantalon ay walang laman. Ngunit kung ipinasok mo ang iyong mga kamay, magsisimulang maglabas ng pera. Ang yumaong batang lalaki ay naging mayaman magdama. Si Mads at ang matalik niyang kaibigan na si David, nagpunta sa isang shopping spree. Bumili sila ng maraming mga laruan at merienda. At ang pinakabagong smartphone. Nag-order sila ng pinaka-fanciest email. At namangha ang stock. Sinimok sila pauwi ng mga magagandang kotse. Ang masayang eksenang ito. Kamukha ng pangalawang emoji sa iyong telepono. Ang mga tao sa kalye ay tumingin sa kanila nang may pagtataka. Siguradong mayayaman silang mga bata. Kapag ang mga lalaki ay naglalaro, umuwi ang tatay ni Mads. Mabilis nilang itinago ang lahat ng kanilang mga gamit upang hindi itaas ang hinala ng ama. Matapos magkaroon ng pera ang mga bata. Nagbayad sila para sa mga serbisyo mula sa mga taong walang tirahan. Araw-araw ay mahusay. Ngunit hindi ito nagtagal. Hindi nagtagal na pansin ng Torkel ang bagong telepono ni Mads. Nagduda siya kung ninakaw ni Mads ang pera. Umakas si Mads mula sa bahay. Nagtaka siya kung dapat niyang sabihin kay tatay ang tungkol sa pantalon. Nang siya ay narito, isang taong walang bahay ang umupo sa tabi niya. Sinabi niya sa kanya, "Wala talagang bagay. Ang pamilya mo lang ang pinakamahalaga." Agad na naintindihan ni Mads. Binigyan niya siya ng isang tumpok na pera bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat. Hindi pa nakita ni Zeke ang ganoong karaming pera sa kanyang buhay. Ngunit sinabi pa rin na hindi sa alok. Pagkatapos ay nabangga siya ng kotse. Natakot ang bani. Inalo niya ito sa kanyang matalik na kaibigan. At pinayuhan siya ni Libby na bayaran siya. Nang makalabas si Zeke sa ospital, nagdala si Mads ng magagandang sasakyan upang isama siya. Dinala nila siya sa isang VIP room upang matulungan siyang mabuhay na parang isang hari. Nang sila ay lumabas, nakatingin sa taong walang bahay at ang kanilang mga mahihirap na anak. Libby nilang inilalagay ang pera sa kamay ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ang kaibig-ibig na kilos na ito, iginagalang ng ibang tao. Nalaman din ng tatlong bata, ang mga batang Aprikano na walang tubig sa online. Karamihan sa kanila ay hindi man makapasok sa paaralan. Isinulat ni Libby ang impormasyon. Kinuha ni Mads ang pera mula sa pantalon. Ilagay ang mga ito sa mailbox. And spread love everywhere. Ngunit hindi nila alam. Darating na mga panganib para sa kanila. Kinuha ni Mads ang isang pares ng pantalon na maaaring magbigay ng walang limitasyong pera. Sa parehong oras, isang bangko sa Switzerland ang naiulat na nawala ng malaking halaga ng pera. Wala silang namuli sa kamera. Maging ang pulis ay kailangang sumuko. Sa kabila, isang gang ng gangsters ang naghahanap ng Mads. Una nilang natuklasan ang pantalon. Ngunit nawala ang mga ito sa panahon ng paghahati. Natagpuan ng gang si Mads na naglalakad sa kalye noong isang araw. Isang gangster ang naghulat sa kanyang pinaroroonan. Si Mads ay nanonood ng TV kasama ang kanyang ama. Ang balita ay tungkol sa pera na nawawala mula sa bangko. Naiintindihan ni Mads ang problema. At sinabi kay tatay ang totoo tungkol sa pantalon. Natagpuan ni Torkel na mapanganib ang pantalon. At sinabi kay Mads na huwag nang gamitin ang pera. Sa susunod na umaga, ang mga gangsters ay pumasok sa bahay at nakuha ang Torkel. Habang ang gang ay hindi tumitingin, tumalon si Mads sa labas. Nakilala niya ang kanyang kaibigan upang makabuo ng isang plano. At nagpa siya silang ipagpalit ang pantalon para sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng kamera ng supermarket, nalaman ng pulisya na ang suspect ay si Mads. Sa panig na ito, ang boss ng gang, si William, ay tumawag kay Mads. Na nagsasabi sa kanya na pumunta sa tabing ilog para sa kalakad. Sa susunod na araw, nais ng tatlo na iligtas si Torkel. Ngunit namuli muna. Sinubukan ni Baby na sumulan sila ng pera. Ngunit nadala pa rin. Ngunit umalis na sila. Ang aparato sa pagsubaybay ni David sa likuran. Hinanap ni Mads si Zeke. Umuno sila sa trade point. Sinubaybayan ng pulisya ang kinalalagyan ni Mads. Kailangan nilang tumakas palayo sa kanila. Pumasok sila sa loob ng lugar at nawala ang truck ng pulisya. Nang malapit na silang maghiwa, binalik ng pulis ang kanilang sasakyan. Sinabi sa kanila ni Zeke na bumaba ng sasakyan.
at magkakaboy siya bilang isang dayan. Ngunit sa ilang sandali, isa pang puwersa ang itinadala sa kagubatan. At ang grupo ay kailangan tumakas muli. Nakaharang sila sa kalagitnaan ng isang bakal na brick. Nag-isip si Libby ng isang ideya. Nang dumating ang pulisya, wala silang ideya na ang mga bata ay nagtatago sa ilalim ng kanilang mga paa. Akala nila ang mga bata ay gumapang sa brick at bumalik. Matapos ang mahabang paglalakad, nakarating si Matt sa taguan ng gangster. Ang pantalon na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng walang limitasyong pera. Ibinuhos ni Libby ang gasolina sa pantalon at may hawak ng isang lighter sa kanyang pamay. Nais nilang gamitin ang pantalon upang ipagpalit ang tatay ni Max. Sinabi ni Max sa gangster na palayain muna ang kanyang ama. Kasunod sa countdown ni Max, kailangang sumang-ayon si William. Ngunit nang mapalaya nila David at Torkel, tinanong ni William si Max na dalhin mismo ang pantalon. Sinabi ni Max sa pangkat na umalis at mananatili siya upang matapos ang kalakal. Ngunit si Max ay bata pa lamang. Siyempre nang ibalik niya ang pantalon, hindi siya binitawa ni William. Pagkatapos, sinaktan ni Zeke si William ng kotse. Kinuha ni Max ang pantalon at sumakay. Hinabol sila ng mga gangster. Sa kasamaang palad, dinaril si Zeke. Walang ibang pagpipilian ang tauhan kundi iwan siya at magpatuloy sa pagtakbo. Pumasok sila sa isang pabrika ng bakal. Naghabol si William sa likuran ng Max. Tinutulak siya sa gilid. Pinakatiyo ni Max. Kung patuloy na darating si William, itatapon niya ang pantalon. Pagkatapos, inambos ni Torkel si William mula sa likuran. Ngunit si William ay isang gangster. Mabilis niyang tinulak si Torkel sa lupa, sa panganib. Kinuha ni Max ang isang baril at itinutok kay William. Pagkatapos ay itinapon niya ang pantalon sa kanyang ama. Alam ni William na hindi lang ni Max ang detilyo at may posibilidad na nakawin ang baril mula sa kanya. Dumating ang pulisya, umakyat ang babaeng opisyal, at idineklara na kinuha ng pulisya ang lugar. Tinanong niya si Torkel na bigyan siya ng pantalon. Ngunit nag-aalangan si Torkel. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang pantalon sa lava. Mabilis na nalunod ang pantalon sa lava at sumabog. Si William ay naaresto. Dinala din sa istasyon ng pulisya ang grupo ni Max. Pinalaya sila kasi ginamit nila ang pera upang matulungan ang mga mahihirap na tao. Ang mga batang Aprikano ay nasisiyahan sa tubig tabang. Mukha silang masaya. Iyon ang wakas. Ang plot ng pelikulang ito ay bago, pero parang tulang din. Hayaan mong tanungin ko kayong mga lalaki. Kung bibigyan ng isang pares ng pantalon na tulad nito, anong gagawin mo?